ちは。こんにちは。今日はですね、2つ目のテーマの、レクチャーをしたいと思います。So, ngayong araw, gagawin natin yung lecture ng pangalawang tema. 今日のテーマは、他者の感情を理解するです。So, ang tema natin ngayong araw ay ang malaman ang emosyon ng kapwa. 前回は、人との関係を深めるアクティビティをしました。で、今回も実は、人との関係を深めることに役立つものになっています。So, nung unang lecture, ang ginawa na ang tema natin ay tungkol sa pagpapalalim ng relasyon natin sa ibang tao. At ang activity natin na gagawin ngayong araw ay may relasyon pa rin sa pagpapalalim ng relasyon. 相手の気持ちを理解するということは、人との関係性においてとても重要です。Ang pag-intindi o ang pag-alam ng nararamdaman o ng emosyon ng kapwa ay mahalaga sa pagpapalalim ng relasyon sa kapwa na yon. 人というものは、相手が自分の気持ちを理解してくれないと、その人のことは信用できないですよね。So, hindi natin mapagkakatiwalaan ang isang tao kapag hindi nila nararamdaman o alam yung nararamdaman natin. そこで今日は、相手の気持ちをどうやって理解するかということを、保護者に、教えるアクティビティをします。So, ang activity natin ngayong araw ay pagtuturo sa mga magulang kung paano ba, ano ba yung mga paraan para malaman natin yung nararamdaman o yung emosyon ng isang tao. 例えば虐待を受けていた親、とかはなかなか人の気持ちを考えるということを自分の親から教わっていないことがあります。So, minsan merong mga taong naka-experience ng violence. Kapag ganon, posibleng hindi rin alam ng taong yon kung ano ba dapat, kung anong nararamdaman ng ibang tao. そうした保護者たちに、相手の気持ちを考えてくださいと言っても、それはとても難しいことです。So, para sa mga taong ganon, mahirap na kapag sinabihang isipin po natin kung anong nararamdaman ng iba, mahirap para sa mga taong ganon. なので、今日はそうした、相手の気持ちを理解することが難しい保護者の方に、具体的にどのようなことに注目して相手の気持ちを理解すればいいか、そこを指導します。So, ngayong araw, para sa mga magulang na posibleng nahihirapan na malaman yung emosyon o nararamdaman ng ibang tao, ituturo ang mga specific, ang mga paraan kung paano nga ba malaman yung nararamdaman ng isang tao. はい、ということで、今日の目的は、相手の気持ちを知るなんですけども、具体的に顔や仕草、声から、相手の気持ちを知る練習をします。So, ang goal natin ngayong araw ay siyempre, alamin ang nararamdaman ng kapwa. So, papaano? Sa pamamagitan ng muka, gesture, at ng boses. そこで指導のポイントなんですけども、まずこの2つ目の方ですね。保護者はどのように相手の気持ちを理解すればいいか、分からないことが多いとさっき言いましたね。なので具体的に、どこに注目すればいいかを、丁寧に教えてあげてください。So, para sa points sa pagtuturo, yung number 2 muna is nabanggit kanina na posibleng nahihirapan ng mga magulang na malaman kung paano, ano bang dapat gawin, saan pa pwedeng mag-focus. So, dapat huwag kalimutan na maging specific. Magbigay ng mga specific na paraan kung paano nga ba malaman yung nararamdaman ng kapwa. Tatoy ba, kao ni chumok shita bahay mo, tatoy ba, mayugi ga dou natte iru no ka, 口がどうなっているのか、そういった細かいところに、注意を向けるよう指導してください。So, isang halimbawa, kunwari sa mukha, hindi lang natin sasabihin na titingnan yung mukha, pero sasabihin natin na titingnan yung eyebrows, titingnan kung gaano yung itsura ng bibig,
So, ganong specific na mga paraan ang ituro natin. そして、指導のポイント一つ目につながるんですけども、理解した気持ちをぜひ相手に伝えるように、促してください。So, para sa unang punto sa pagtuturo, is hindi lang dapat na malaman natin yung nararamdaman ng kapwa, pero dapat sabihin natin na kailangan ipaalam rin sa kapwa yung nalaman nating nararamdaman nila. なぜなら理解しただけでは相手とのいい信頼関係は生まれません。相手に自分はあなたのことを理解しているよと伝えて初めてそこでいい人間関係が生まれるからです。So, magkakaroon ng magandang relasyon ang isang tao, hindi dahil naiintindihan lang nila yung nararamdaman ng iba, pero dahil sinasabi nila na naiintindihan nila. So, doon pa lang magkakaroon ng tiwala. Yes. 相手に理解したことを伝えるのは、親子関係に限らず、友人関係であったり、親戚関係であったり、いろんな人間関係において大切です。So, ang pagsabi na nararamdaman natin yung kapwa, hindi lang mahalaga ito sa loob ng pamilya, sa mag-ina, mag-ama, pero mahalaga rin ito sa pagitan ng mga magkaibigan, sa mga ibang mga kamag-anak. So, kahit sa anong klaseng relasyon ng tao, mahalaga ito. Yung ningen kanke ga fueru koto de, kitto oya no kimochi wa 楽になるはずです。で、楽になると、もっともっとこう相手のことを理解しようと思う心の気持ちが生まれるはずです。So, pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming mabuting relasyon sa ibang tao, sa pagitan ng ibang tao, magkakaroon din ng mas magaan na puso ang isang tao, ang magulang, at dun din magsisimula na mas gusto pa nilang malaman yung nararamdaman ng ibang tao. なので今回、相手の気持ちを理解するということをぜひ保護者に覚えてもらって、そこからいいこうスパイラルですね、いい人間関係を生んで親が楽になって、そしてまたよりいい人間関係を生む、こういういいスパイラルを埋めるように、親に指導していきましょう。 So, yung punto ng lecture ngayong araw is yung malaman ng magulang na mahalaga na magkaroon ng mabuting relasyon sa ibang tao sa pamamagitan ng pag-alam ng emosyon, at doon na magiging cycle na magkakaroon sila ng magaan na pakiramdam na gusto pa nilang malaman yung ibang nararamdaman ng ibang tao, at tuloy-tuloy na ito na iikot. Hai. ということで、今からレクチャービデオを、お見せします。 So, ipapakita namin kung paano ito gagawin. Una, pumila ng pabilog. So ngayon, ang gagawin nating activity is tatawagin yung pangalan ng kapwa, at kapag nag-reply yung kapwa, ihahagis yung bola. So idadagdag namin yung mga bola habang ginagawa yung activity. So, magpapakita kami ng example. So ipapakita namin kung paano gagawin. Shingo! Hi! Parang ganon. So, gagawin natin ito ng nakapabilog. So, subukan natin. So, sa activity na ito, posible na merong mga taong hindi natin kakilala. Kaya kailangan merong nakahanda na parang ID. At dapat ipamigay ito bago gawin yung activity. Okay. So, susubukan namin gawin yung activity. Shingo! Hai! Haruka-chan! Hai! Haruka-san! Hai! 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 Okay! So, habang ginagawa yung activity na ito, biglang dadami yung bola. So, subukan natin ng mas maraming bola. Kasi, no? Haruka-chan! Hai! Hai! Kaki-san! Hai! Hai! Haruka-chan! Shingo-san! Hai! Hai! Toto! Hai! So, anong naramdaman nyo na tinawag yung pangalan nyo? Hey. Yes. Hey.
親しくなれた気がしました。So, parang naramdaman mong naging close kayo ng tao. So, kahit sa araw-araw ng pamumuhay, subukan nating tawagin yung pangalan ng ibang tao. So ngayon, pag-aaralan rin natin yung kung paano ipapalalim yung tiwala sa pagitan ng ibang mga tao. So ang goal natin ngayong araw is yung maintindihan ang emosyon nararamdaman ng kapwa. So may ipapakita kaming acting ngayon. So alin sa dalawang tao yung pagkakatiwalaan mo? Okay ka lang ba? Parang sobrang malungkot ka. Okay lang yan. So, yun yung number one. Uy! Napanood mo yung basketball kahapon? Sobrang exciting, di ba? Ang saya kahapon! Yun yung number two. So, ang pinagkaiba ng number one at number two is yung number one, nang nakita ng kaibigan na malungkot yung kaibigan niya, kinomfort niya yung kaibigan niya. Sa number two naman, kahit nakita niya ng malungkot yung kaibigan niya, parang tinanong pa niya kung napanood yung basketball kahapon, so parang wala siyang pake sa nararamdaman ng kaibigan niya. So, alin sa dalawang tao yung pagkakatiwalaan? Juan, tama. So, ngayong araw, mag-practice tayo para maintindihan natin yung nararamdaman ng ibang mga tao. So, maaari ba kayo magbigay ng example ng emosyon? Ureshii. Masaya. Kanasii kimochi. Malungkot. So, maraming emosyon tayong nararamdaman. Pero sa loob ng maraming emosyon na yon, ang pag-uusapan natin ngayong araw is yung apat na emosyon na ito. Masaya. Galit. Gulat. At malungkot. So, alin sa apat na ito yung mukhang masaya? Siyempre, ito diba? So, tuwing kailan kayo masaya? So, tuwing masaya kayo, anong klaseng mukha, anong klaseng gesture ang ginagawa ninyo? Sa boses naman, anong klaseng boses yung lumalabas? So, ikaw, sa tuwing kailan ka nagiging masaya? Present o matapos. Okay, so masaya ka tuwing nakaka-receive ka ng regalo. So, anong klaseng muka yung pinapakita mo? Ikaw. So, mga nakangiti, katulad ng picture na ito. So, anong klaseng boses naman yung lumalabas sa'yo? Arigato! So, thank you, salamat! So, ganito pala yung sinasabi mo. Salamat! So, subukan natin lahat. Salamat. So, magaling ang lahat. So, katulad ng ginawa natin, ang nararamdaman natin ay lumalabas sa pamamagitan ng mukha, ng boses, at ng gesture. So, sa susunod, subukan naman natin yung malungkot. So, yung malungkot na mukha dito, ito, di ba? So, tuwing kailan kayo malungkot? So, tuwing malungkot ka, anong klaseng muka, anong klaseng gesture ang ginagawa mo? Anong klaseng boses yung lumalabas sa'yo? So, ikaw, sa tuwing kailan ka nagiging malungkot? Taisetsu na mono nakushita toki desu. So, kapag nawala yung isang importanteng bagay para sa'yo. So, anong klaseng muka, anong klaseng gesture yung ginagawa mo tuwing malungkot ka? So, parang ganito. So, ano namang klaseng boses yung lumalabas sa'yo? Tameiki yung lumalabas. So, parang nagkakaroon ng paghinga na malalim na... So, subukan nating lahat. So, very good. So, pagkatapos nito, gawin din natin katulad ng ginawa natin sa masaya at malungkot sa galit at gulat rin. So, nalaman ba ninyo kung... sa paanong paraan napapakita ang nararamdaman? Yes. Kao to
Sigusa to koi desu. Tama. So, makalalaman natin yung nararamdaman sa pamamagitan ng mukha, gesture, at ng boses. So, ngayon naman, magpatuloy tayo sa susunod na activity. So, ang activity natin ngayon ay ang paghuhula sa nararamdaman ng ibang tao. So, ang staff magpapakita ngayon ng iba't ibang emosyon. So, isipin ninyo kung anong klaseng emosyon yon. So, kailangan tandaan natin yung mga points na tumingin sa mukha, sa gesture, at sa boses. Pag nalaman nyo yung sagot, may sagot na kayo, pagtaas ng kamay. So, kapag nagtaas ka ng kamay, kailangan hindi mo lang sabihin kung anong klaseng emosyon yon. Pero kailangan maghanda ka ng reply kung ano talagang sasabihin mo. Kunwari, uy, ang lungkot mo naman. Okay ka lang ba? Katulad nun. So, number one. Okay. So, ang tinanong niya sa akin, parang nagulat ka. May nangyari ba? So, number two. Galit ka, okay ka lang ba? May nangyari ba? Kapag may oras pa, subukan din ng mga magulang na magbigay ng mga emosyon, katulad ng ginawa ng mga staff. Magulang naman, magpapakita ng emosyon. So. Yes? So, mukha kang malungkot. Anong nangyari? So, kapag nalaman ng ibang tao yung nararamdaman mo, anong mararamdaman mo? Yes? So, naging masaya ka. So, mukhang ang lahat ay nagiging mas magaling sa pag-intindi ng nararamdaman ng iba. Kapag naintindihan natin yung nararamdaman ng isang tao at sinabi natin ito, ang tao ngayon ay magiging masaya. Sa pamamagitan nun, magkakaroon pa ng mas malalim na pagtiwala sa pagitan ng dalawang tao. So, ngayon naman, magkasamang mag-activity ang magulang at ang anak. So, maging isang grupo, isang pamilya. So, magpapamigay ng mga papel na may naka-drawing na ganito. So, isulat dito, i-drawing dito yung pagiging masaya, malungkot, gulat, at galit. So, dalhin natin sa harap yung mukha na mayroong masaya. Meron bang pagkakamukha sa dalawang mukha na ito? Yes. Meron, pagkakamukha na ito. Tama. So, yung mata, nagiging parang singket. So, subukan natin na habang iniisip, habang iniintindi na magiging singket na mata, subukan natin maging masaya. Pwede rin lagyan ng mga gesture at ng poses. So, subukan natin. So, dali niyo naman dito sa harap yung ginarawing yung malungkot na mukha. So, anong pinagkamukha ng dalawang mukhang ito? Yes? Tama. So, yung bibig parang baliktad na letter U. So, habang iniisip yung pagiging baliktad na letter U, subukan natin maging malungkot. So, of course, pwede ilagdag yung mga gesture at boses. So, subukan natin lahat. So, gawin din natin to sa galit at gulat na emosyon. So, nalaman natin sa activity ngayon
na ang nararamdaman ng isang tao ay makikita sa pamamagitan ng mukha, gesture at ng boses. So ngayon naman, mag-activity tayo na hugulaan kung anong emosyon ng ibang tao. So kung kanina, isang grupo, isang pamilya, ngayon naman, dalawang pamilya, isang grupo. So pumili muna ng isang tao na unang magpapakita ng emosyon sa loob ng grupo. So ang unang magpapakita ng emosyon, ang unang tao na magpapakita ng emosyon, ay kukuha ng isang card sa plastic na ito. So sa loob ng plastic na ito, mayroong apat na klase ng cards. Masaya, galit, malungkot, at gulat. At meron pa tayong isa pang plastic. So sa plastic na ito, sa lalagyan na ito, merong card na nakasulat kung anong gagawing action. So pagsasamahin kung anong napiling emosyon at kung anong napiling action at dun ipapakita kung anong gagawin. So, para naman sa mga ibang mga kagrupo na nakikinig, na nanonood ng pag-action, kailangan nilang hulaan kung anong klaseng emosyon yung meron yung tao at re-replayan nila katulad ng ginawa natin kanina. Ang lungkot mo naman, okay ka lang ba? Katulad nun. So, magpapakita kami ng sample. Magandang umaga. Kana so da kedo, do ka shita no? So, sabi niya, mukhang malungkot ka. Ano bang nangyari? Ang nabunod ko kanina is yung malungkot na card at ang card na nagsasabi na magandang umaga. So ang kailangan kong gawin, habang naging malungkot yung aking itsura, sasabihin ko magandang umaga. So ganun ang gagawin sa dalawang lalagyan na ito. So kapag may nakahula ng tamang emosyon, magpapalit na ng mga mag-a-acting. So kapag may nakatama na ng ginawa mong acting, is magpapalit na kayo ng mga gagawin. So kailangan lahat ng mga miyembro ng grupo is makabunot dito sa lalagyan at mapakita yung emosyon at yung gawain. So subukan natin. So ang nabunot niya ay ang masayang card at ang card na nagsasabi na ano? So ang nabunot niya ay ang masaya at ang action na nabunot niya ay ang pagsabi ng salamat. Arigato! So ang sinabi niya, mukha kang masaya, may nangyari ba? So ngayon, tama yung naging sagot niya. So siya naman ngayon ang magiging ang bubunot mula sa lalagyan. So ang nabunot niya ay yung malungkot na card at ang nabunot niyang action card is yung pagsabi ng salamat. Arigato. Kamashi. So tinanong niya kung malungkot ka ba? Yeah. So katulad nun, kailangan iba't ibang tao yung magpapakita ng mga emosyon at bubunot mula sa lalagyan. So magaling ang lahat sa pagpapakita ng kanilang mga emosyon. So, saan ka ba nag-focus para malaman mo kung anong nararamdaman ng ibang tao? Yes. How to look at her? Tama. So, nag-focus ka sa mukha, sa gesture, at sa boses. So, anong nararamdaman nyo nung naiintindihan ng ibang tao yung emosyon nyo? Yes. So, naging masaya ka. So, kapag naiintindihan mo ang nararamdaman ng iba, at sinabi mo ito, na naiintindihan mo yun, magiging masaya yung taong yun. Ito ay kokonekta sa tiwala na ibibigay ng taong yun sa iyo. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Minasan wa, donna hito o hito da to omoimasu ka? Para sa inyo, anong klaseng tao ba ang isang mabuting tao?
あるいはどういう人を信頼できる人だと思いますか？Anong klaseng tao yung mapagkakatiwalaang tao? おそらく理解してくれる人、あるいは助けてくれる人のことをいい人だと思うのではないでしょうか。So, posibleng maisip niyo na ang mabuting tao ay ang taong umiintindi at tumutulong. 苦しんでいる時に助けてくれる人、悲しんでいる時に慰めてくれる人を人はいい人だと思うと思います。So, maaaring maisip natin na ang mabuting tao kapag nahihirapan tayo, tumutulong. Kapag nalulungkot tayo, kino-comfort tayo.そのためにまず必要なことは相手の気持ちを理解することです。So, para maging ganun klaseng tao tayo, ang pinakamahalaga is yung malaman natin anong emosyon, anong nararamdaman ng ibang tao. フィリピンの人たちは相手の感情の理解というのは非常に優れていると思います。So, ang mga Pilipino ay magaling sa pag-intindi ng mga emosyon at nararamdaman ng ibang tao.ただ、やはり苦手な人たちもいると思います。Ngunit, meron pa rin mga taong hindi ito gusto gawin. だから、何、感情を理解するためには、どういうことが大切なのかということをきちんと学んでおくことは重要なことです。So, mahalaga pa rin, siyempre, na malaman kung paano talaga, ano yung mga puntong kailangan tandaan para maintindihan ang emosyon ng ibang tao. 聖書の中に一箇所、フレーズがあります。ちょっと読んでもらいます。So, merong isang sa loob ng Biblia, merong isang chapter na nagsasabi ng ganito. Finally, be all like-minded, compassionate, loving as brothers, tender-hearted, courteous. 私たちは何も持っていないかもしれません。人にプレゼントするようなお金もいろんなものを持っているわけでもありません。Maaring tayo ay walang mga bagay na pwede natin mabigay bilang regalo sa ibang mga tao. でも、一つだけ誰もが持てるものがあります。Pero, meron tayong isang bagay na pwede natin mabigay sa ibang mga tao. それは人を理解するということです。Ito ay ang pag-intindi ng ibang mga tao. 先ほど、どんな人が信頼できる人ですか？どんな人がいい人だと思いますかと言いました。So, kanina, tinanong ko kung anong klaseng tao ba yung mabuting tao? Anong klaseng tao ba yung mapagkakatiwalaang tao? それは悲しみや苦しみを理解する人です。Ang taong iyon ay yung nakakaintindi ng kahirapan at ng kalungkutan natin. 家族の中で苦しみや悲しみやその人の頑張りやそういうものをお互いが理解し合うようになったとき、それは家族に対する最大のプレゼントになります。So, sa isang pamilya, kapag ang isang tao ay nakakaintindi ng mga kahirapan at kalungkutan, pati ng mga bagay na nagagalingan ng isang tao, pag lahat ng iyon naiintindihan ng ibang tao, yun ay isang malaking regalo na pwedeng mabigay. Kung kensyo を通じて参加する皆さんが家族に対して大きなプレゼント、お金がなくても、物がなくても大きなプレゼントができる人間に成長できるようにサポートしてあげてください。Sana sa pamamagitan ng training na ito, tayo ay maging isang tao na makakapagbigay ng isang malaking regalo sa ating pamilya at sa kapwa nating tao. 私も皆さんが、これを見ている皆さんが一生懸命家族のためにサポートしていることを知っています。日本から応援をしています。Ako, alam ko na ang mga nanonood ng video na ito ay nagsusuporta sa mga magulang para magkaroon sila ng regalong malaki para sa kanilang mga pamilya. At ako mismo ay sumusuporta rin sa inyo. Maraming salamat po.